sorry ka. Pero pwede kaya ko maghanap. Pre. Hindi mo kailangan maghanap kasi may source ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinapantayan. Ano ka ba? Amin sir. Amin na. Hindi. Amin na sir. Amin. Talagang direkto dito. Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa iyo para matahimik ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilatag natin mamaya, makikita nila yung mga video. Ilalatag natin mamaya, tignan natin. Baka na-frame up lang ako sir, na-victima ako ng ano. Nam? Ganun, mga taong ginigalit. Sino? Magsabi ka, sinong galit sa iyo? Walang nang galit sa iyo eh. Marami po sir. Ang dami nag-a-idolize nga sa iyo eh. Meron po sir, marami po nang galit sa akin sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa iyo. Del, tabi niyo to. Tabi niyo na to. Yung papel, yung papel. Pabuhat mo. Pare. Ilagay ito para may hangin. Dito, dito. Dali niyo to. Dali niyo to. Para may hangin. Sino ano nito? Sino nga resting niya kanya? Ito sa hiling Ben. Dito na lang. Lipat daw. Lipat sa gitna. Para maluwag. Lipat sa gitna. Lipat. Dito na lang. Mainit lang. Dito. Ito si Looney, yung ina-analyze na rapper, ano, nakahuli nga siya dito sa Baybas Operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw kanya yung item, pero matagal na siya sa surveillance at lumilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually mga push. So kasama ni Looney na naaresto yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney. Pag-invento rin.
So kasama sa mga na-arresto ay itong DJ ni Juni. Tapos kapatid. Asan yung magkano? Ayaw kumapit. Mga isang sente magkano? Pwede pa lumaki ang set pag 6-3. Pag dispose na ganito, mga 7. Ito. Ang mga pusher, ano yun? 1-5 na yung ganito. Kailan ka muling kumamit? Kailan ang last na pag-ubos mga atin? September 7. August 31. Bahala pa. May sabi na tayo. Parating pa lang iba. Matapotan ko lang sana. Sige doon. Doon. Kaya ang 25 sa amin. 100,000. Grabe viewer. US po, 23 pa. Matutupong-tupong natin lahat ang mga mga. Hindi talaga. Talaga, hindi ko amin eh. Ngayon lang naman ito ng viewer. 24. Bonus na yung ano? Nakuha niya na yung 25,000 na. 25,000 viewers. Ganun siya kalaki na viewers. May bonus siya ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasi kalaki. 105. Bonus siya rin 5. Packing. Dito nilagay, dito ka rin. Yan siya ang ganyan ka rin. Nakita ko lang ang arrangement niya sa loob. Ilan ba yan? So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si Luni na ang totoong pangalan ay Marlon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias Luni at sa mga kasama niya ay push, high grade marijuana na push at bybus money. Thank you.
Huwag naman. Sir, ano kayo ni Leonie? Ano po, nagtrabaho po kami sa kanya po. Ano ka? RM po. Ano? RM po. Ano yung RM? Ano po, nag-assist po sa lahat ng bagay. Event? Sa... Ano ka, rapper din? DJ? Minsan, nag-ano po din ako ng kahay po. So, bawal. Sige, salita lang kayo. Para lahat ng gagawin nyo ay magagamit laban sa inyo talaga. Sorry, we're not getting into this. Okay, okay. Oh, okay. Yun yung kasikat kasi pinu mo viewer. 53,000? Ako sabi ko. May pamilya ka diba? Ano to, nagdadrive ng libre? Ay di, ito lang anak ko eh, yan. Driver, hindi pa yung driver na kapatid. Yung audio. Ano yung kami mo? Sino yung nagdadrive mo? Patalitan, malalaman naman nila. Huwag po ko lang. Sinuntok yung isang operatiba natin, sir. Ha? Sinuntok yung TV natin. Yung? Yung social bias, sir. Sino? Ito? Sino sinakta nito? E di dagdag nyo. Sir. Ba? Yung TV kanina, sir, pagkakunta. May CCTV kayo? Ano nga, sir, pinukuha natin, sir. Sino magpapakilala? Eh, bypass nga eh. Diba? Yes. O sige, salita kayo, salita. Ayan ang mga media, sarapan. You deny me. You deny me. Deny nyo. So, ano yung detalye? Ito. Ano yung detalye na? David Rizon. 9,000.
Baka umabot ng 1 million. Ay, wala. Then, nakalayad kasi sa 3D lang. Marlon, do. Ah, sa TV na yun. Ay, go ahead. Ay, ito, dyan ka. Saan yung mga naka, mag-resa ka naka t-shirt na? Sir Galit. Naka-best siya. Pumunta doon sa may CCTV. Okay, tabi tayo. Ano, Teddy? Yan, sa gitna. Sir? Alas tayo. Hindi ko memory sa pangalan. Check. Saan na ba? Okay. Saglit lang. Okay. Okay. Gato ka na. Sige sir, pa-initial po. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Loni, no? Itong si Marlon. So, from there, nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then comes, dung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati, at pinuntahan ito, pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga nagkaroon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STEU yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung STEU. So, hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ang isang bypass. Noong September 7,
nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi namin siya subaybayan. Dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito ulit sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, nung nalaman namin itong bypass operation at nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang ibibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para nagkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may dala-dala siya bago namin inabot yung pera, at yung nga, kaliwaan ay isinagawa na kagad itong pag-uuri sa kanila. Balit during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga impormasyon na isinasabay ito. Ginag-consider before o during o after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red, at from there lumabas sila, dumating ni ating operatiba na mga poster buyer at nagkaliwaan itong ano. Ito yung ating mga hinanda na bypass money, yung iba dyan budel money, at ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob, mga nakaganyan dapat. So isiniksik niya itong 15 sa chase na ito, itong mga 15 keybots na ito, ng mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na ito, nakatakip at binalik na parang regalo. So nung inabot itong pera, at inabot na rin itong laban. Hello? More than a month, almost a month na nalisin ito yung pera. Kompleto kami sa mga impormasyon at very reliable yung ating pinagbiga dahil kasamahan nila. Yung nagbigay sa amin. Nanlaban pa raw, sir? Nanuntok pa raw? Isa sa kanila ay nanlaban. Itong nagsuntukan, ipagsuntukan, no? Yung crucial buyer. Dahil nung sinabing dumapa, na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis, bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Okay. Isasama na rin natin ito sa ikakaso natin sa kanila. Sir, kung masasabi nyo, yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siya makahikayat ng mga nag-idolize sa kanya. Dahil sasikat siya, at talagang napanood ko itong mga ibang, at narinig ko itong mga kanta niya, ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, ay nagamit niya sa ibang ano. Hindi natin alam na meron pala siyang mga activities na mga dito. Sa mga artist na katulad niya, sir, anong kinagbibili? Yes, meron naman tayo mga listahan sa kanila. So, sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sa kanila. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loni ay nang ginagawa dito sa Makati. So, may mga text conversations? Yes, may mga conversations tayo, ipapakita namin. Hindi namin lahat may ibibigay sa inyo, pero during the inquest, ilalagay namin lahat. Kung paano nagsimula, kung paano nang ipagkilala. Pero kami mga pictures din sa mga gigs niya. Yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba nating... Pwede po ba kayo? Luni, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman yung site mo. Sige, lapit ka rito. Abogado namin. Hindi. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito, lapit ka rito. Ano ba na? Lapit ka rito, lapit ka para maano. Sige. Okay lang. Opo, may pag-usap sa abogado namin dahil bigla po kami nag-alis ito. Ang pupuntahan po namin batang may cancer, yun ang pagkakalam po. Bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May
may nag-message po sa akin na si Dubria, sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw ng mission. Pinost ko po ito sa Instagram account ko, nag-react yung mga tao. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 p.m. pero meron siyang radio interview, so na-late kami. Kaya pagdating namin dito, sabi niya meron na daw VIP parking. Papa-retrieve ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak saan, ng saan? Hawak ng tao nyo. Nasaan? Inbeto siya, hindi pa lang nakalakot. Hindi, yung cellphone daw niya na yan. Hindi, mawawala yan siya. Hawak-hawak? Yes, yes. Mm-hmm. Nakapost po yan sa social kahit media account. Kahit naman yan, makikita naman yan, mariritig natin yan. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tama, kinuyog ito. Ng mga 20 tama. To 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Ma'am, sa pinimo sa ito, ito naman tumawag sa inyo, sinasabi nga ang pupuntaan ko ni Lumi ay isang bahay. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God is our witness, pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers on Instagram know that. I posted that Facebook. Okay. Hindi nga pakaingay na sa social media ngayon sa akin dito sa pagkaka-arresto mo. Ano masasabi mo sa mga followers mo, sa fans mo? Hindi totoo lahat ng paratang sa akin. Hindi totoo lahat? Okay. Hindi totoo na hindi po sa amin yan. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po dyan yung isa. Yung malito, hindi po yan sa akin. Yung pera po, tsaka yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang po. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Nakikim na po ako. In some instances, pag may mga gin out of town, yun ba, nasa mga dagat, Pero, kailan ang last? Gumamit ka? Siguro po nung nasa dagat po. Sa sino sinasabi mo mga galit sa'yo? Para Kaya sabi kanina, may mga galit sa'yo. Enough na po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Yes, meron na sir. Iyan na yan para yung pipirma sa inventory niyo para makalit na sila. Ito sir, si Kerman. Sorry? So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Looney bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag na nakusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Looney at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Looney at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, yung pa-by-by. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho ng dalawang na kaibig. Thank you.
Okay, sige, sige, okay. Girl about a 10. I should fuck her in a bed.